Sa nakaraang kwento ng aking biyahe, ating binisita ang isa sa bundok dito sa probinsya ng Batangas na dinadayo ng mga turista. Ito ang Mount Banoy Viewpoint na makikita mo dito ang 360-degree view ng Batangas. At bukod doon, dumiretso naman tayo patungo sa Malagundi Point na isa sa pinakapopular ngayon na tourist spot dito sa Batangas na dinadayo ng mga turista. Kapag napadaan ka dito, tiyak na mapapatigil at mamamangha sa rock formation ng iyong makikita. At nagpalipas ng gabi dito sa Lucky Five Hill Beach Resort. Sa video ito, ito yung pagpapatuloy ng adventure namin dito sa Batangas. Na kung saan, ito na yung date namin dito sa Lucky Five Hill Beach Resort. Tapos, aking babalikan ang Lubuto Laia Coastal Road na naibahagi ko na sa inyo isang taon na nakalipas. Na kung saan, dito tayo dadaan pa uwi. Dadaan sa matarik at matinding rough road, pero sulit naman ang ganda ng tanawin na makikita mo dito. At isa din tong alternatibong ruta patungo sa Laia kung manggagaling ka sa Lubu, Batangas. At kung galing ka naman sa Laia, pwede mo rin itong maging alternatibong ruta patungo naman sa Maynila. Tara, sama kayo sa aking biyahe. Simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Battled distance through the years, weekend flights and talk all nights, growing closer, sharing fears. I took you to the mountaintop and bent the knee when we got off. You were smiling ear to ear. We had both loved and lost, but we can start again. This time we're different, so now we say, I saw a fireworks that day. I saw fireworks for the second time in 2 days. Umaga na, nakatulog naman ng maayos kasi kahit sa duyal lang kami. So inaabot kami ng ulan kagabi, so sana di ba ang plano, nasa may labas kami, nakasabit yung mga hamok namin dun sa may puno ng nyuk. So yung pinakita ko sa inyo kahapon, so nangyari, nagkaroon kasi ng ulan kahapon at lumakas yung hangin. So dun na lang kami sabit sa may ano, sa may kubo ng hamok namin. So dalawa kami ni Tres ay taas ng hamok, tapos sa baba si Geraldo saka si Lumibaw, doon sila natulog sa upuan. So nandito tayo ngayon sa tabing dagat, so dito muna tayo magre-relax punte, papahinga, magkakape-kape, tapos yun, magdo-drone tayo mamaya dito para makita nyo yung view ng location natin ngayon kung anong meron dito. So ito pala yung pinakaharap dito. So makikita nyo mga motivation, puro bato. Mga batuhan ang dagat dito, ayan. Pero malinis naman ang ano, tubig ng dagat. Ayan, sa harap natin, malinis naman. Tapos, ayan, dito sa kabila. So, yung nasa likod natin ay, ayan, kapunuan ng nyug yan, hilera yan, ayan. Makikita nyo, puro yung nyug yan, nakahilera.
I need tonight is your voice and an upright piano. Cause those are two of my favorite sounds. The lions at the gate in my mind, and we've run out of ammo. But everything is gonna be just fine. Can we roll it? Can we hold it? Can we drink it, chop it up or smoke it? Can we peel it? Can we pop it? Cause we don't like feeling these emotions. Can we try it? Can we find it? Can we please be kind and just rewind it? This is real life, these are real times. And we're always wanting to escape them. All I need tonight is your voice and an upright piano. Cause those are two of my favorite sounds. The lions at the gate in my mind, and we've run out of ammo. But everything is gonna be just fine. Can we roll it? Can we hold it? Can we drink it, chop it up or smoke it? Can we peel it? Can we pop it? Cause we don't like feeling these emotions. Can we try it? Can we find it? Can we please be kind and just rewind it? This is real life, these are real times. And we're always wanting to escape. Drink it, chop it up or smoke it. All I need tonight is your voice. Can we roll it? Can we hold it? Can we drink it, chop it up or smoke it? Can we peel it? Can we pop it? Cause we don't like feeling these emotions. Can we try it? Can we find it? Can we please be kind and just rewind it? This is real life, these are real times. And we're always wanting to escape. Okay mga motivation, bali pauwi na tayo dito sa pinag-istehin natin resort dito sa may 5M Beach Resort. So ngayon mga motivation, dito tayo dadaan ulit sa dinaanan natin kahapon. Bali ipapakita ko sa inyo ano ng status update at update sa kalsada na ginagawa dito sa may Lubu, Batangas to La Ia na Coastal Road. So babalikan ko siya kasi iba yung way namin kahapon. Dito kami dumaan sa may baba. So ipapakita ko sa inyo dahil nga nakuwento ko nga 1 year ago nadaanan ko siya. So nagbago na yung itsura ng kalsada. At tingnan natin kung okay na ba or madadaanan na siya. Okay? So samahan nyo ako mga motivation para malaman nyo kung ano nang status ng kalsada. Tapos isa rin kasi siya sa magandang alternative road pag pupunta kayo dito sa may Malagundi Point. Tapos dito sa mga yan yung mga beach resort dito sa may Lobo, Batangas. Magandang ruta 'yon. Iiwas na kayo dito sa may Malabrigo Lighthouse. So ipapakita ko sa inyo kung saan ang ruta. Okay? Ito pala mga motivation yung ano, Malagundi Viewpoint. So ito yung nadaanan natin kahapon. Ito, ayan yung Malagundi Viewpoint. Maraming tumitigil sa gilid oh. Actually bawal yung maganyan sa gilid mag-camping. Marami kasi nagpi-fishing dito yan sa baba. Ayan, mga nagpi-fishing kasi yan. Marami sila nahuhuli ng mga isda. Kaya ang daming tao sa ngayon nakikita mo natin. May mga motor na naka-parking. May sasakyan, may madaming tao. Kasi marami sila nahuhuling isda dyan sa pamamagitan ng pamimingwit. Okay? Punta tayo doon sa
kalsada. Update natin kung ano na status. At doon tayo dadaan para makalabas tayo sa Malabrigo. Yeah. Okay mga ka-motivation, ito na, ayun, akitin natin yun. Doon tayo dadaan. Ah, kaya natin yun. Yeah. Yan, papasukin natin yun, yung kalsada doon sa taas. Yeah. Okay, wow, ang laki na ng pinagbagot. Wow. May alternate routes to Lubo Town proper, tapos Batangas City, Manila. So kahapon dito tayo galing sa may Malabrigo Lighthouse, dito tayo dumaan. So ngayon ito na yung papasukin natin. Ito yung binabanggit kong kalsada na nadaanan ko nung one year ago nakalipas. So tingnan natin kung ano na status ng kalsada dito at kung gano'n nakahaba yung sementado. Kasi ang ganda ng view dito. Tara. Ah, ito mga automation. Nadaanan ko sa, nakadaanan ko na dati. Okay din naman dito. Hindi kasi malala din ang lubak doon, di ba? Taas, oh, galing tayo doon, oh. Sa pinakataas na 'yun, oh. Taas dito tayo sa kabila. Yeah. Oh, patag na, oh. Pero laki na pinagbago niya. Diba? Oo. Ganda dito. Aakit tayo, di ba? Napakaganda ng view. Woohoo! Yeah, sarap dito. Okay tayo dito. Ayan o. Tigil tayo tapos mag-drone tayo dito. Ayan. Yeah. Ang ganda ng view dito, bro. Yun o. Wow. Ganda. Wala pa sa mapa pala to. Yeah. Nag-check kami, hindi siya tinuturo sa mapa. Ang tinuturo ay dun sa kabila, sa baba. Kaya natin to. Grabe, ganito na tamang
sitwasyon dito. Dati parang may net pa to eh. Eto, tinibag na rin ang part na to ah. Parang natibag na siya. Yeah. Ah, nga, tinibag na oh. Yeah. Ahon. Okay, ito yung pinaka alternate route mga motivation pag pupunta kayo ng Malagundi Point. So nga, yun nga lang, bali yung going construction pa siya. Pero okay ito kasi malapad eh. Unlike na sa baba, sa may Malabrigo Lighthouse, di ba? Medyo malita ka sa at malubak na din. Yeah. Oh, may semento na. Oh, grabe oh. Ayos. Panalo. Ganda oh. Wow. Ganda na kalsada oh. Yung bundok eh may mga ano, may harang na net. Naharangan na yung ano, kabundukan oh. Ganda dumaan dito. Pag natapos na yung kalsadahan dito, napakaganda dito. Isa ito sa magiging magandang tourist spot na dadaanan, dadadayuhin ba para daanan papunta sa mga beach resort doon sa may Lubu Batangas, sa may ano baba. Actually Lubu na rin naman to, doon sa mga beach resort lang. Wow, ang ganda na dito. Oh, panalo. Yeah. Medyo okay ngayon. Unlike dati na medyo ano yun, malala, mabato. Pero tingnan natin dito sa unahan pa kung ano yung klase ng kalsadahan. Yeah. Yeah. Upya. Yeah. Wag lang talaga tayo may slide dito. Medyo madulas at palusong. Yeah. Woo. Woo. Hindi. Ah. Oh, going. Nakasurvive tayo sa palusong. Yeah. Grabe. Grabe yung kalsada na yun ha. Palusong maigi. Tapos ay bato-bato pa. Wow. Di ba? Pag nandito ka na oh. Panalo. Napakaganda oh. Grabe.
Ito, palusong na naman to. Wow. Pakaganda oh. Kailangan natin magdahan-dahan-dahan dito. Madulas. Ah. Ang ganda ng karagatan, no? Talagang mamamangha ka dito, mga ka-motivation, pag dito kayo dumaan. Sana, 'di ba? Mapakinabangan na to soon, 'di ba? Kasi pag na totally finish na tong kalsada dito, napakaganda dumaan dito, 'di ba? Dadayuhin na talaga 'to ng mga katulad natin na riders or mahilig sa trail or adventure. Tapos pag pumunta ka ng mga beach resort doon sa pinag-campingan natin, banayad na yung magiging biyahe kasi magiging smooth na pag simentado na to, lalo pag doon sa kabila, di ba, medyo sira-sira na yung kalsada. Yan, ganda, ganda ng view dito. Opya. Boom. Medyo palusong nga lang. Ay, ang ganda ng kabundukan, no? Oh. Ganda, oh. Ganda ng kabundukan dito. Ya. Op ya. Ya. Op ya. Okay. Survive. Huh. Nakasurvive tayo doon sa matinding lusong. Ayan. Okay. Medyo banayad na dito. Hindi na ganun kalusong. Ito, medyo paaho naman dito tayo. Kaya actually, kayang-kaya to ng 4 wheels. Lalo yung matataas na sasakyan. Ayan o. Ayan o, may dumadaan nga sasakyan o. Yeah, oh. Medyo maliit pa to. Kakayanin naman niya. Kasi hindi naman ganung kalalaki yung lubak dito. Talagang pinatag naman siya. Nga lang, mabato lang siya. Ooh. Ito, may semento na dito. Ayan. Okay, pagdating dito sa umayunti oh, sementado na. O, oh, ang ganda na dito ah. Woo! Salamat Lord. Sementado na dito, mga ka-motivation. Diba, ang ganda oh. Pag dito kayo dadaan. Wow. Konting-kunti na lang. Mga siguro ilang taon pa magagawa na to, matatapos na to kalsada dito. Wow. Ang ganda ng kalsada na to. Tapos yung makikita mong view, di ba? Napakagandang karagatan. Dito oh. Dito pa lang, di ba? Pwede ka nang tumigil dito. Tapos may kalsada pa dito. Wow. Diba? You're on a hair trigger, baby. I say it because I love you. But it's driving me crazy. And I think it could be trouble. I'll try to stay dignified, but I'm worried that I'll say the wrong thing at the wrong time, and that'll send you.
spinning right, you're always spinning right. Late nights on the highway, never take you far. It doesn't matter where you end up, 'cause your problems will meet you wherever you are. And you don't check your mirrors, the skyline would break if it was clearer. I hope you know you're doing damage, so please try not to take advantage. Try to stop your heart from racing. Napakaganda dito talaga mga motivation. Pag natapos na to, napakaganda dumaan dito. Kitang-kita mo yung ganda ng karagatan, tapos yung kabundukan. Talagang nakakamangha. Ayun, no? Sana yung kalsada na to hanggang sa labasan na. Oh, eto na. Woohoo! Eto na. Konting-konti na lang ang rough road. Wow. Eto mga motivation, no? So pagdating mo dito sa labas, ito yung papuntang Malabrigo Lighthouse. So diyan kami dumaan kahapon. So ito na nga yung nakalagay dito, yung alternate route to Punta Verde. Tapos so Malagundi viewpoint, dito na kayo dumaan. Okay din naman kung di naman kayo masela ng umarte, kaya naman sa motor. So dito, kung ayaw nyo dumaan dito, na naranasan namin yung malubak, pwede kayo dito sa baba. Okay. So yun lang mga motivation. So nagkaroon na ng pagkakataon na may vlog ko ulit yung kalsada na yon. So mahigit na nga 1 year na nakalipas. So meron kasing ano, nag-request. Sabi niya, sana yung vlog mo yung nakabalik ka na dyan. So ito na, naipakita ko na sa inyo ang status ng kalsada. So ilang percent na lang din, siguro ilang percent lang simentado, pero yung kalsadahan pwede naman daanan, lalo sa mga malalaking sasakyan. Ayun, yung mga 4x4 siguro maning-mani sa kanila yung mga kalsadahan na yun. Okay? So yun lang mga motivation. Maraming salamat kung nakarating ka dito sa dulo ng video ko. So maraming salamat sa suporta. Sana sa mga susunod nandiyan ka pa rin para suportahan ako. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, at kung bago ka pa lang, pwede ko pa mahingi ang suporta mo. Papindot na lang ng subscribe button, sama mo na yung notification bell para sa tuwing may upload tayong bagong video, ma-update ka. Palike na rin at pa-share. So yun lang, maraming salamat. Thank you sa panonood. Hanggang dito na lang. Paalam. Peace out. Who you're facing, Lord knows that I've been patient, but I don't have a lot left. Late nights on the highway, never take you far. It doesn't matter where you end up, 'cause your problems will meet you wherever you are. You're in love with the interstate, while I'm cleaning up every mess you made. If those are the cards you're always gonna play, then best stay away, best stay away. Late nights on the highway.